Okay, sige, good day again. Now let us answer this problem. A 500-volt DC shunt motor has armature and field resistances of 0.5 and 200 ohms respectively. When loaded and taking a total input of 25 kilowatts, it runs at 400 RPM. Find the speed at which it must be driven as a shunt generator to supply a power output of 25 kilowatts at a terminal voltage of 500 volts. So, ang problem natin, mayroong dalawang conditions. The first condition, the machine is driven as a motor. And then, at the second condition, the machine is driven as a generator. And ang question is, gaano siya kabilis, no, kapag generator yung condition niya. So, first, siyempre punta tayo sa first condition. So, at the first condition, we have shunt motor. So, ano ba ang pwede nating makuha nung machine natin ay nagpa-act as a motor? So sige, lista natin or drawing natin yung diagram ng ating motor. So since this is shunt motor, papakita pa rin natin, no? Sanay naman na siguro tayo. So since nandito na kayo sa topic na to, sanay naman na siguro tayo on how to draw the diagram of a shunt motor. So lagay natin habang binabasa natin, no? So there is a 500 volts DC motor. So yung 500 volts na yun, that is the source of our motor. There is field resistances and armature resistance. So this is the armature resistance, 0.5. And then the field resistance is given as 200 ohms. So when loaded, nagtitake siya ng total input. So there is an input power here sa input side natin, which is 25,000 watts or yung 25 kilowatts na binanggit sa problem. And then sa condition na yan, the motor, as a motor, nag-run siya at 400 RPM. And then syempre, ilagay na rin natin dito ang EVAC since this is running as a motor. So kaya naman siguro natin ilagay na rin yung current flow. So, syempre, mag-uumpisa yan from the source current, and ang source current naman ngayon yung paghahatian ng armature and the shunt current. So take note, no, we are considering kasi yung machine as a motor, no, kaya ganyan yung flow natin. So siguro, huwag nating sayangin yung circuit natin, so huwag nating sayangin yung chance to solve for the KCL, using the KCL, and using the KVL. And then sa ating motor, alam naman natin kapag shunt motor yan, the armature current is the IS minus the I shunt. And then, hindi kasi directly given yung dalawang currents natin, yung source at yung shunt. Pero sa source side natin, merong power and voltage. So by the formula of the DC power, P is equal to VI, di ba pwede natin isolve si current as power over the voltage using the input conditions. And then by the Ohm's law naman sa ating ang shunt field, meron tayong V shunt over R shunt, diba? Using Ohm's law naman dito. So let us now substitute. The input power here is 25,000. The input voltage is 500 volts minus V shunt sa ating shunt machine. Kung ano ang terminal voltage or source voltage, ayun din naman yung shunt voltage natin. So kaya 500 din ito, and then over 200 naman. So ito, we can solve first for our IA. So yung IA natin will be 25,000 divided by 500, and then minus natin yung 500 over 200. So our IA is 47.5. Amperes. And then after solving for the IA in our motor, so alam naman na din siguro natin kapag shunt motor by the KVL, solving for the EVAC, that is the source voltage minus the IARA minus the brushes, the brush drop na kung merong binigay. So ito wala naman. So ganyan, di ba? Halos kabisado na nga natin yung formula na IA is equal to IS minus I shunt, tsaka yung EVAC natin is VS minus IARA. So ang VS natin is 500, yung source voltage natin. So i-minus natin ang nakuha nating armature current
47.5, and then the armature resistance is 0.5. So we can find the value of the EVAC. So 500 minus 47.5, and then 0.5. So the EVAC is 476.25. Okay, iwan muna natin yan. No? Iwan muna natin yung IA. Iwan muna natin ang EVAC kapag siya ay shunt motor. And then gawin naman natin ngayon, yung ating machine ay mag-a-act na as a shunt generator. So nandoon pa din ang mga shunt characteristic ng ating machine. Siyempre, we still have our armature resistance dito, and ito naman ngayon ay magiging generated voltage na, di ba? Tapos nandito na ngayon yung load because generator na siya, and nandito pa rin yung shunt. So lista natin. So sabi dito sa second condition natin, mag-a-act siya as a generator with the output 25 kilowatts and terminal voltage 500 volts pa din. So ito, 500 volts pa din, pero output side na to, we now have the output power which is 25 kilowatts pa din, 25,000 watts. So ang mangyayari na ngayon, so alagay muna pala natin na so hindi nagbago yung armature resistance and the shunt resistances. And syempre ito, dating EVAC as a motor, so generated voltage naman as a generator. And syempre magbabago na rin yung flow ng kuryente natin. So sa generator natin, manggagaling na sa armature, yung pinakaumpisa. And then pagkagaling sa armature, paghahatian na ni load and ni shunt. So we now have I load and I shunt dito. And then by again, no, kung ano ang ginawa natin sa motor, sa KCL. So by the generator, so by the connection of our generator, ang magiging armature current na natin ngayon ay ang pinagsamang load current and shunt current. So syempre, medyo kabisado na natin yan, no? Basta motor and generator, alam natin yung kaibahan ng solution. So yung load current natin ganun pa din, no? Since we have the power and the voltage, 25,000 divided by 500. Ipa-plus na natin ngayon yung shunt current using the Ohm's law, V over R. So the voltage, again, no? Kung ano nga yung voltage ng load, ayun yung sa shunt. And then i-divide natin ang 200. So we can have the value of our shunt armature current dito. 25,000 over 500 plus 500 over 200. So this is our armature current, 52.5 amperes. And then let us now perform the KVL. So kanina sa motor, alam na natin that the EVAC is VS minus IA at A. So pagdating sa generator, alam din naman siguro natin that the generated voltage is equal to the VL plus IARA na. So nagpa-plus naman na yun, no? So solve natin yung generated voltage. So the load voltage is 500. So ito yung voltahe na pinakadala sa output. Plus the armature current, 52.5. And then 0.5 ang armature resistance. So 500 plus 52.5 times 0.5. So 526.25 volts. Ngayon, engineers, no, the problem is asking us what will be the speed at the second condition. And di ba alam naman siguro natin that there is a relationship or meron tayong variation between the voltage, speed, and the flux. Sabi natin, the voltage is proportional to the speed and the flux. And in order to create the equation, kailangan natin ng ratio. So, syempre, ang nilalagay natin sa taas, yung condition na may hinahanap. Since we are looking for the speed at condition number 2, so lahat ng condition number 2 ilagay natin sa taas. So ano ba ang voltage na na-generate natin sa condition number 2? So that is the EG. So siya dapat yung nasa taas, and then ilagay natin sa ilalim yung condition, yung voltage sa condition number 1. So ang voltage na sinold natin sa condition number 1 is the voltage as the motor, so kaya EVAC. And this is equal ngayon sa N times flux. So what will be
The N sa second condition, what will be the flux sa second condition? So, i-divide lang natin sa N ng first condition times the flux of the first condition. So, ganun lang yung ginagawa natin. So, siguro alam naman natin to, no? This is part of the lecture, no, ng ano natin, ng DC machine. So, para makagawa tayo ng equation, mag-over lang tayo ng dalawang beses na ganyan. Condition number 2 para sa itaas, and then condition number 1 para sa ilalim. No? Next, walang binanggit about the flux. Pero we can cancel this flux because meron tayong constant field. So, bakit natin nasabi na constant ang field? Kasi kapag constant ang field, pwede natin i-cancel yung flux. So, constant ang field kasi at the condition number 1, diba yung current natin sa field is 500 over 200, and sa condition number 2, yung current natin sa field is still 500 over 200. So, kaya constant yung field natin. So, let us now substitute so, para makuha natin yung N number 2. So, ang condition number 2 natin is the Ng, which is 526.25. Yung condition number 1 natin, EBAC, ito, 476.25. So, the speed in number 2, yung question. And in condition number 1, nailista natin yon, the speed is 400. So, let us solve for our speed number 2. So, by our calculator, ito na ang speed number 2 natin. 400 times the fraction ng nasa kaliwa. 526.25 divided by 476.25. 441.99. So, 441.99 RPM. So, in our key answer, the answer is 442. RPM. So, ito yun. So, dito sa problem na to, this is the main topic, no? So, that the voltage is proportional to the product of the speed and the flux. Kaya kung sa tingin niyo yung problem ay nagtatanong ng speed or mayroong involved na speed at two conditions, nire-ratio natin to. No? Try nyo pa rin tingnan sa ibang problems, no? Ganun, kapag may two conditions yung speed, nire-ratio natin yung voltage, speed, and the flux.